Welcome back to our YouTube channel. Hi, I am nobody. Who are you? Charot! So welcome and welcome back to our YouTube channel. So today's video, isha-share ko naman sa inyo yung best application for video editing. Kung last time, ang isinare ko sa inyo ay yung best application for screen recording, ADV screen recording na ginagamit ko ngayon. Yan. Dahil phone lang at nag-iisang phone lang ang gamit ko. Napakagamit na gamit talaga ng ADV screen recording para sa mga videos na ginagawa ko. So, ngayon, para ma-share ko sa inyo na mas malinaw na kitang-kita ako, gumamit ako ng ADV screen recording. So, ngayon, yung video editing application na ipapakilala ko sa inyo ay karaniwang ginagamit ng mga vlogger at YouTuber ngayon kasi napakaganda ng application na to. Yung halos lahat ng kailangan ng isang YouTuber or na isang editor nandito na sa isang application in one app all in. In one app all in. So, start na tayo. Ngayon kung makikita ninyo, may isang application sa aking screen. CapCut. Hindi kayo nagkakamali. CapCut nga yun. So, open natin yung CapCut. Open nyo ng CapCut, lalabas agad yung mga recent videos and old videos sa cellphone mo. Or photos. So, ikaw may option ka kung ano bang i-edit mo. Videos or photos, o pwede mang magkasama. Pwede yun. Kasi, CapCut ang gamit mo. So, umpisa na natin. So, para sa tutorial na to, gagamit ako ng isang video. Yan. Gagamitin lang natin yung mga features para alam nyo or para malaman ninyo kung paano ba gamitin yung mga features na to sa isang video. Kung paano ba maglagay ng text, mag-cut, animation, stickers, overlay. So, yan. And kung mapapansin ninyo, sa ibaba ng video, meron dyang edit. Audio, text, stickers, overlay, effects, filters, format, canvas, and adjust. So, first muna ay dun tayo sa edit. Edit. Pindutin lang natin yung edit. Yan. Mag-highlight yung video na i-insert natin. At dun sa edit na yun, nakapaloob dyan ay yung split, speed, volume, animation, delete, remove background, extract audio, edit, filters, adjust, enhance, mask, chroma key, overlay, replace, at madami pang iba. So, dito, ang karaniwan naman kasing ginagamit dito sa edit na to ay yung split, speed, volume, and animation. Sa ano ko lang ha? Kasi dito sa split, halimbawa, di ba iisang video lang itong in-insert natin. Pag gumamit tayo ng split, ayan, naging dalawa siya. Nahati yung one video into two. Halimbawa, may gusto kang alisin or may gusto kang i-cut dun sa video mo na ayaw mo makita o mapanood ng ibang tao. Sa ibang paraan, kung ayaw mo siyang i-split, i-press mo lang yung video, tapos mag-highlight siya. Dito sa huli or dito sa una, pwede mo siyang i-move. Yan. Mababawasan or madadagdagan siya. Dito sa kabila. Yan. Tapos, dito sa taas, may makikita kayong yan. Or ito. Yan, may mga purpose yung mga yan. Siyempre, ito, play. Play. Ito, para siyang magka-copy. Extract. Magka-copy siya. Tapos, ito naman. I-ondo mo lang. Or, halimbawa, nabago yung isip mo na, ay, ayoko na pala siyang i-split. Ay, ayoko na pala siyang i-remove. So,
eto, ondo drag lang natin. Ondo. So, yan. Naging one video na ulit siya, diba? So, next. Edit ulit tayo. Meron dyang speed. Itong video ko, naka-normal siya. One times na yung bilis niya. So, gusto ko mabilis siya. Kaya, pwede ko siyang gawing two times. O para mas mabilis siya. Or mas mabilis pa kung gusto niya. Dito sa curve naman, para din siya sa speed. Kaso, pwede kami pamimila na custom montage hero. So, eto, yan na mismo yung bilis ng isang video. Kung itong hero, pataas, napababa, tapos paano. Yan. So, hindi mo siya makokontrol kung ano yung tatapatan nitong mga effects na to. Kung anong tatapatan ng mga effects na yan. Kung babagal ba o mabilis ba dapat. So, ako, para mas maganda or mas ma-sure mo yung quality ng video mo, pwedeng custom. Kasi dito sa custom, pwede mo siyang, yan, may ganun siya. So, halimbawa, dito sa may unang part, gusto ko mabilis. Gusto ko dito mabilis. Angat mo lang siya. Mabilis yan. Yung part na yan, mabilis. Tapos, pa-curve pa baba, babagal siya. Tapos, pag flat na lane, tuwid na lane lang, yung normal na bilis or speed ng video mo. So, dahil hindi ko naman kailangan yan kasi, ano, mas gusto ko pa yung normal na speed. Yan. Dito sa normal, meron ka pamimili na 1, 2 times, 5 times, hanggang 10 times na bilis. Yan. 2 times lang tayo. So, sa buong video ko, dito sa buong video ko, 2 times ang bilis yan, hanggang huli. Una hanggang huli, walang mabagal. Balance lang, 2 times. So, next, meron pa tayo dyan, volume. So, masyado bang maingay yung video mo, pwede mo siyang hinaan. Or masyado bang mahina, pwede mo siyang laksan. So, yun yan. So, next, meron pa dyan, animation. Combo in or out. Ayan. Marami din pwedeng pamilian. Pero ito, mas maganda kasi siyang gamitin kapag mag-overlay ka ng mga pictures o ng videos. Ituturo ko sa inyo yung overlay. So, yan. Tapos, mas gamit na gamit pa dito yung voice effects. Halimbawa, ayaw mong iparinig yung boses mo talaga. So, or gusto mong mag-funny, funny voice, or chipmunks, yung kung gusto mo mama yung boses mo, or pambata yung boses mo, or pang robot yung boses mo, yan, punta ka lang dito sa voice effects. Ngayon, yung boses na ginagamit ko ngayon sa Fuji Tutor sa inyo ay voice effects chipmunks. So, yun. Next. Mapunta na tayo din sa audio. Dito sa audio, gamit na gamit ito ng mga ano. Makikita nyo din yung sounds, effect, extracted, and voice over. Voice effects. Voice over. So, yan. Dito muna tayo sa sounds. Dito, pwede kang maglagay din sa video mo ng sounds mula sa TikTok. Yan. Kaso, gagamitin mo lang siya kapag meron kang data. Yan, data or wifi. So, yan yung limitation ng CapCut. Hindi mo siya magagamit. Hindi mo magagamit lahat ng features ng CapCut kapag wala kang data connection or internet connection. So, ako, patay yung internet connection ko. Buhayin natin. Data lang tayo, mahirap eh. So, next, effects. Yan, dito, marami dito magagamit. Halimbawa, yan, halimbawa, din sa video mo, may nakakatawa. Oh, dilagyan natin siya ng laugh. Yan, maraming uri ng pagtawa dito. May baby, yan. May evil laugh or ha-ha-ha lang. Tinig nyo ba?
ako Rincon na kasi. So, yan. Pwede nito yung mga performance. Halimbawa, victory. Yan, taking a photo. Kalimitan ginagamit tong taking a photo kapag sa overlay ng mga pictures. Ito, taking a photo. Sounds lang siya ng yung click ng phone or ng pag-capture ng isang bagay. Yan. Tapos dito, meron din ditong mga ayan. Madami mga effects. Dito, tungkol to sa mga pagsabog, mga baril, ganun. Magic reveal. Ayan. Transition, mga 10 second countdown. Mga sound lang to, ha? Mga tit, ganun. Tapos sa food, halimbawa, may kumalampag na baso, ganun. Kumagat ka ng isang malutong na chicharon, potato chips, mga ganun. Or nagprito ka ng itlog, nagprito ka ng manok. Dito mo makikita yun. Ayan. Tapos dito sa ambience, yan. Wave ng dagat, alon, kidlat, hangin, yan. Dito may makita sa ambience. At kapag sa animals naman, yan, yung mga ibon, kariniwan tong ginagamit tong birds chirping kapag ano. Halimbawa, nandun ka sa mataas na lugar, nasa paraiso ka. Yan. O kaya kapag umaga, morning breeze, yan. Pagtilaok ng manok, ultimo pagmiyaw ng pusa, andito, yan. Ito sa mechanical naman, nakikita mo din yan. Taking photos din dito. Typing one key. Typing low key. Yan, ganun. So, dito din, meron ka rin ditong pwedeng gamitin for background music. Itong BGM. Background music, yan. Happy birthday, yan, mga ganun. Dito ka pipili. Yan, kapag mga sound effects yung mga hanap mo, punta ka lang dito sa audio, pilitin mo tong audio, then effects. Yan. Then next, extracted. Ano lang siya, pag gusto mong mag-import sound from other video, halimbawa meron kang mga background music na ginamit din sa mga previous videos mo, pwede mo siyang import. I-select mo lang siya ng ganun. Makikita ka sa baba, import sound only. So, hindi siya kagaya ng overlay na kapag kinlik mo yung isang picture or videos, mag-a-apply yung buong video or buong pictures mo din sa video na in-edit mo. So, dito, sound lang. Import sound. Then next, voice over. Pwede ka mag-recording. Ayan, pwede ka mag-recording dyan. Then next, text. Ayan, dito sa text, favorite ko to. Favorite kong gumamit ng text sa mga video ko. Pag add text kasi, hindi basta nag-add text kasi pwede siyang, meron siyang style. Font muna tayo. Font. English. Ayan. Ayan. Maraming pamimili ang font style. Ayan. Ayan. Ang dami, diba? Tapos, meron din dyang style. Yan, kung anong color ng font. Yellow. Yan, tapos effects. Kung paanong design ba yan. Yan. Light lang ba? Or black and white? Yellow and black? Ganun. So, yan. Tapos, bubble. Yan, para mas magandang para mas maganda yung presentation ng text, lagyan natin siya ng bubble. Pero ito ay, it depends naman kung ano yung text na ilalagay mo, syempre. So, yan. Maraming effects. Marami pa yung bubble. Yan. Syempre, gada click mo dito sa text. Bawa. Yan, text. Bubble. Pag nag-click ka ng isang bubble, yan. Ay, hindi mo na siya pala kailangan i-X pag magpapalit ka ng bubble kasi nag-automatic change na siya. So, yan. Yan. Gets na ba? And animation. Ano ba? Maglagay nga tayo ng isa. For example, ay... Ito. Happy.
type natin happy. Style, font. Yan. Punta tayo sa animation. Animation, madami din siyang ano. Kung paano mo gustong i-present yung salitang happy. Yan. Pwedeng ito. Medyo maalog. Yan. Or loop. Dito sa loop, mas ano, shaky yung mga words. Happy. Parang ganang reflection siya ng tubig pag ganang up. Pag ganang effects pa lang. Oh, yan na lang. Tapos pag okay na siya, pag nakapili ka na ng text, nakapaglagay ka na ng text, yung style, may effects ka na, yung bubbles, check mo lang siya. Pa-check. Yan. Yan. Tapos yung duration, o tagal or bilis, depende na lang dito. Next tayo sa sticker. Favorite ko din maglagay ng sticker sa mga video ko. Kasi ang cute ng mga sticker dito. Bukod sa mga emojis, marami pang iba. So, yan. Papuso, ganun. Kasi dito, hindi to kagaya nung bubble. Kanina dun sa text. Diba pag nagpindot ka ng bubble, yan, ilalagay mo. Tapos nagpalit ka. Dito, madadagdag siya ng madadagdag. So, kaya dapat, pag hindi mo gagamitin yung isang sticker, i-X mo siya. Yan. Yan, madami ditong ano, madaming sticker na pwedeng gamitin. 'Di ba? All in nga yung CapCut. Explore lang natin. Kasi takes time talaga kapag mag-edit ka. Syempre kahit isang application naman siguro, no. Kailangan mo ng oras. Kailangan mo kung paglaanan ng oras. Ay, charot. Yung pag-edit pala, hindi pala ako. So, yan. Iba ang dami. At saka malayo pa dyang iba. Kailangan mo lang na internet connection na para mag-load or mag-download yung mga stickers. Daming stickers. So, next. Dito naman tayo sa overlay. Add overlay. Itong add overlay, halimbawa sa isang video, may gusto ka palang idagdag na features or picture. Halimbawa, dun sa sinasabi mong videos, basta, magdadagdag ka ng features or videos, overlay. Ayan ako, kunyari, ang ilalagay ko ay picture. Ito na lang. Hindi siya related dun sa video, pero ipapakita ko lang sa inyo yung kung ano yung overlay. Yan. So, ayan. Pag nag-add ka ng picture, pag nag-add overlay ka, tapos na-click mo na tong picture, yan, ganun yan. So, para mas maging creativity at mas maganda namang tingnan, pwede tayong magawa ng animation. Pwede mo siyang lagyan ng animation. At ako, kalimitan kong ginagamit. Halos lahat pala. Dito muna tayo sa in. Pwede ding tong split. Yan, maganda. Yung split na lang yung pipiliin natin. Pero papakita ko sa inyo yung pag nakapili ka na kung anong animation na gusto mo din sa pictures mo. I-check mo lang siya ulit. Check. So, yan. Marami pang effects, ha? Ayan, meron pa dyan. Pwede din to. Or ito. K-
Kayo nang bahala kung anong gusto ninyong ano, animation din sana. Kung anong animation yung pipiliin nyo. Tapos kagaya nga, halimbawa, yan, nag-picture ka. So, dito, mas magandang lagyan mo siya ng background effects, video. Ay, picture pala. Eh, sound. Dito tayo sa mekanika. Taking photos. Yan, add natin. Diba? Para yung pag-flash nung picture, alam na, ay, nag-picture. Ganon. So, yun lang ang overlay. Madali lang gamitin yung overlay. Next is effects. Ayan. Video effects and body effects. Marami din ditong pamimilian. Sobrang dami. Kasi ito, hindi ko pa ito na-apply sa mga video ko. Kahit alin dito, hindi ko pa na-apply. So, yan. Madami ding effects. Explore, explore lang. Sobrang dami. Matatagalan ka sa pag-e-edit kasi hindi mo alam kung ano yung pipiliin mong pinaka-best. Best effects. So, dito sa format, yan. Kung ano bang format yung gusto mo din sa video mo. Fit ba? 916? Ganun ba kalaki? Ayan, ganun ba kalaki? Ayan, 1x1 lang ba? So, yan. So, ako, dun ako sa fit. Fit ako sa'yo. So, yun na. Diba, ang dali lang gamitin ng CapCut? Sa CapCut, all-in-one application. Sa CapCut, all-in-one. So, kung nakatulong tong video na to sa'yo, please subscribe. Thank you. Bye-bye.